Golden Bubble, gulak and the Golden Bubble, pili ka lang. Onion, bay leaves, beef cube, ham cube, sesame palok, mix original, 5 green chilies, lemongrass, vinegar, at 1/2 teaspoon of pepper. Ayan po, lulutuin ko na po yan. Pakukulong ko muna po yan at para medyo lumambot. At madami na din nagkuhan na luto ni Lolo. Kaya pasarap ng pasarap. Ayan po, sinalang ko na po yung pork belly. Pakukulong ko muna po ito ng mga 20 minutes. Tapos saka ko po sasalain uli. Kasi dahil para matanggal po yung sapal, para malinis po yung baboy, yung pagkakaluto ng dinuguan, pinong-pino po yung pinakadugo niya. Ayan po, kumukulo na at nakakawa 15 minutes na ako, pwede na yan, o 10 to 15 minutes, kailangan po maging ganyan. Gumamit po kayo ng sandok na may mga butas na ganito para lumusot yung dumi ng yung sapal ng baboy. Ayan, nakuha ko na po yung baboy. Ito na ngayon po. Sasalain ko naman po yung ano, yung sabon niya para magamit ko. Tignan niyo po kung gano'ng karumi makukuha ko dyan, yung sapal. Ayan po yung sapal ng baboy. Yan po itatapon natin. Kita niyo, ang dumi. Yan po yung alisin ko. Para malinis po yung sabon ng dinuguan. Gigisa na po ako. Umpisahan ko na po ang pag-isa. Maglalagay po ako ng mantika. Oil. Sunod ko naman po yung bawang. Yan po, maganda na yung tsura. Medyo nagbabrown na yung bawang. Sunod ko naman po, ilalagay ko na po yung baboy. Lalagay ko naman po yung sabaw na sinala ako kanina. Linis po nung sabaw. Para lambutin ko lang po yan. Yung kasalamang medyo malambot, tsaka po lalagay yung ano. Tsaka po lalagay ko na po itong bay leaves. Lalagay ko na rin po yung lemongrass. Yung lemongrass, pinitpit ko lang po siya. Pinitpit ko lang po. Ayan, papaalis po yan ang lansa. Lalagyan ko muna po siya ng 1 teaspoon na salt. Kung medyo kulang pa sa alat, dadagdagan ko na lang. Lalambutin ko lang muna po ito at least mga 1 hour muna bago ko siya timplahan. Ayan po, medyo malambot na po. Nakakaisang oras na ako. Inilagay ko na po yung beef cubes and pork and ham cubes. Tapos ilalagay ko na rin po itong 1 cup na suka. Pag kulang sa asin, dadagdagan na lang po. Ngayon, ilalagay ko na rin po yung 2 liters na tamarind powder. Mga ano lang muna po, mga hindi muna lahat yung 2 liters kasi tatansyahin pa po natin ng asim nyan. Conforme sa inyo, kung gusto nyo medyo maasim, dagdagan nyo. 2 liters na lahat ko na po yung tamarind. Nasimang ko pa po ng konti, dagdagan ko pa po ng suka, mga 1/2. Optional, kung gusto nyo pong taktakan ng konting-konti, okay lang po. Ganyan po, okay lang po. Sa magkaroon lang. Ako po ng paminta. Ayan po, lalagay ko na po yung dugo. Ganito po yan. Pag nilagay niyo po yung dugo, hahaluin lang po siya ng halo lang po ng halo, paunti-unti lang. Ayan. Para po huwag mamuo yung dugo. Tapos lakasan niyo na po yung apoy niyo. Para mabilis kumulo. Pag medyo kumukulo-kulo, lagay na naman po paunti-unti yung dugo. Huwag po niyong bibiglayin. Ayan po, lalagay ko na lahat. Lalagay ko na po yung sili. Ayan po, luto na po ang ating dinuguan. Kikita po ninyo yan. Ang ganda po ng pagkakaluto. At hindi po marami ang sabaw. Tamang-tama lang o. Ganyan lang po. Ayan. Ang cooking time po nito, 1 hour and 20 minutes. Yung first 1 hour, pinalambot ko po. Tapos, tsaka yung last 20 minutes, tsaka ko po nilagay yung mga sangkap at yung dugo. Ayan po. Ganyan po yan. Sarap. Ganyan po yan, no? Ayan na po. A special made dinuguan ni Lolo.
tapos na po mga kaibigan. Kaya po, like and subscribe. Thank you po. And hit that bell. Oh, kikita yung ulo ko.